Vice ganda binawi ang sorry sa Searchy na inakusan na nagnakaw ng halik. Babaeng searcher ginawang sinungaling. Binabawi ko yung tweet ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did. Di namin kinakailangan mag-apologize because what we did was right. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell for more trending news. Binawi ni Vice Ganda ang kanyang tweet na mag-apologize siya sa Especially For You, Searchy na si Axel Cruz kaugnay ng insidenteng nangyari sa May 31 episode ng It's Showtime. Ayon sa TV host comedian ng Noontime Show, binabawi ko yung tweet ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did, ito ang aking paniniwala. At paniniwala din namin na hindi kinakailangang mag-apologize because what we did was right. Sinabi ito ni Vice sa live episode ng It's Showtime. Nag-ugat ang issue nang I call out ni Vice si Axel nang besohin ito ang searcher na si Christine matapos siyang hindi piliin bilang kadate ng dalaga sa Especially For You episode. Sabi ni Vice kay Axel. Hoy, di pwede yun. That's bad, you don't do that. For permission, alam mo bang pwede kang pa-demanda sa ginagawa mo? You don't do that. Di ka pwede nang yan nagnanakaw ng halik. Kumalat sa social media ang video clip ng eksenang ito at inulan ng batikos ang mga host ng It's Showtime, partikular na si Vice. Ayon sa ilang netizens, pinahiya ni Vice si Axel. Ginawa lamang daw ito ng TV host comedian dahil sa hitsura at hindi niya ito gagawin sa isang lalaking may hitsura, lalo pang nadagdagan ang galit ng netizens nang maglabas ng TikTok video si Christine kung saan ipinagtanggol niya si Axel. Taliwas daw sa akala ni Vice at ng co-hosts, hindi raw siya ninakawan ng halik ni Axel. Naglabas din ng Facebook post si Axel kung saan ipinaliwanag niyang wala siyang intensyong nakawan ng halik si Christine. Humingi rin siya ng paumanhin kung sa tingin ng iba ay mali ang kanyang naging aksyon. Dahil dito, nag-tweet si Vice noong Sabado upang ipahayag ang kanyang intensyong mag-apologize kay Axel dahil sa mali niyang akala. Tweet niya, sorry na mali ang reaction ko. Ang dating kasi sakin at sa ibang andun eh, na off si girl, na sinunggaban siya ng halik, and I thought na she felt violated. Since hindi naman pala I will apologize to the guy, bago matapos ang It's Showtime ngayong Martes, June 4, ay nagsalita si Vice kaugnay ng issue ng pag-call out nilang mga host kay Axel on national television. Ayon kay Vice, kinulaut nila si Axel base sa mga nakita nilang mga host at karamihan ng mga nasa audience, at base sa naging reaksyon ni Christine sa ikinilos ni Axel, nagkaroon daw ng usapin kung tama o mali ang kanilang ginawa o kung na-discriminate si Axel. Base sa sinasabi ng ibang netizens, na kinulaut ito dahil sa kanyang hitsura. Nag-usap-usap daw ang hosts, unit head, producers, at psychologists ng It's Showtime tungkol sa isyung ito. Nakausap din daw nilang muli sina Christine at Axel. At pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay napagtanto raw ni Vice na hindi siya dapat humingi ng paumanhin. Pahayag niya, binabawi ko yung tweet ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did, ito ang aking paniniwala. At paniniwala din namin na hindi kinakailangang mag-apologize because what we did was right. Isiniwalat ni Vice na sa muling pakikipag-usap ng It's Showtime staff at ng psychologist kay Christine kahapon, June 3. Sinabi ng huli na totoong na-off siya sa naging kilos ni Axel, talagang na-off siya, at may naramdaman siyang hindi siya comfortable sa ginawa nung Searchy, sabi ng TV host comedian. May dahilan daw si Christine kung bakit sinabi nito sa kanyang TikTok video na hindi siya na-off, pero hindi na raw nila ito ibabahagi, saad ni Vice. Nirerespeto namin ang dahilan ni Christine kung bakit sinabi niya yon na hindi siya na-off when, in reality, na-off talaga siya. At since na-off si Christine, naniniwala ako na hindi mali na kinulaot namin si Axel dahil karapatan ng isang babae na tumanggi o umalma kung para sa kanya. Sa pakiwari niya ay hindi siya komportable sa ikikilos ng sinuman sa harapan niya dahil obligasyon po rin namin, dahil imagine kung may ganung pangyayari na merong boundary na natapakan pero wala kaming ginawa, iko-call out din po kami. Nauunawaan din daw nila kung bakit sinabi ni Christine na hindi siya na-off sa ikinilos ni Axel. Si Christine din naman po, nauunawaan namin at, again, may dahilan siya kung bakit nasabi niya yon sa TikTok na okay siya. Pero ginagawa lang din namin ito kasi karapatan din naman namin ito. Pagkatapos ang pahayag na ito, ibinahagi ng Facebook user na si Jello Bernab, ang kapatid ng ex-boyfriend ni Christine na si Derek, ang isang video na nagpapakita na ang naghahanap ng Especially For You ay nakikipag-usap sa mga tao mula sa It's Showtime sa video.
Umiiyak si Christine at sinusubukang i-argue ang kanyang side dahil nakatanggap daw siya ng bashing dahil ipinalabas ng show bilang nasinungaling siya. Ibinahagi rin ni Jello ang screenshot ng kanilang pakikipag-usap kay Derek kung saan ipinaliwanag ng huli na ang video ay kuha ng kapatid ni Christine. Yung statement, yung dalawang video na release ko, may unang sabi mo, hindi ka naman ako. Hindi mo kasi in-explain ko po na at tatlong video, nakatatlong video nga po ko eh. Kaya nga, nakatatlong video ka na iba-iba din yung sinabi. Hindi po, iba-iba. Paulit-ulit ko po. Ina-exaggerate ko lang po. Kasi ito ang mga tao na nare-replay ang post nila kasi hindi nila mag-get yung point ko. Hindi nila mag-get ang point kasi ang trabaho kasi nila ay mag-bash. So kahit anong... Ngayon po kasi, masyado na silang binigyan ng dahilan. Marumay ba siya ko? Pinubukas niyo ko sinungaling. Katawagan ka ulit namin. Number 1. Bye-bye.